Sobra ako na stress kagabi kasi, ano, dahil pagkatapos namin kumain ng ramen, di ba, kumain kami ng ramen, nandito ako sa, ay, busy na kayo nag, ano ako, nandito ako sa ambulansya po, ay, nasa loob ako ng ambulansya, nagtawag, ang aga-aga po, ay, nagtawag ako ng ambulansya, talaga di ko nakayanan. Pasensya po kayo, di ko talaga nakayanan. Na-stress ako kagabi, hindi nyo kasi alam yung nangyari. Hindi siyempre, hindi nyo alam kasi hindi ko pa nga sinasabi. Sabali lang ah. Hihingal ako. Grabe, yan ah. Sa ambulansya po ako ngayon. Yan. Maingay, baka magalit yung ano. Bumaba lang, napajingle yung driver ng ambulansya na hindi nayayakta na kananan, sasabog na yung matres. Bumaba, napajingle ako, iniwan ako dito, ewan ko ba? Ayan, no? Grabe. Nung emergency ko kagabi, habang nagmamaneho kaming ganyan, no? Nagda-drive, di ba? Pauwi, galing na ramen, nagda-drive ako. Pauwi, no? Nung pauwi ganon, may lumitaw na warning sa ano ko, sa dashboard ko. May warning na lumitaw na kulay pula, na ganon. Eh, siyempre, mahal na mahal ko yung kotse, first car, nag-panic ako, parang nagkaroon yata ako ng panic attack. Kagabi, lumitaw na warning, kulay pula, may explanation point sa gitna. No, ganyan na ano. O, siyempre, hindi ko alam ang ibig sabihin doon. Sabi ko, Malu, i-google ay. Dali lang ah. Oo. I-googleize mo ano ibig sabihin ng warning na yan. Yung ganyan. Sabi ko, nung tinignan niya, yung preno daw ng kotse. Grabe, sabi, preno na naman nangyari sa preno ng kotse ko. Ayan. So, pwede, oxygen muna ako. Ano? Grabe. Sabi ko, ay, tigil muna tayo. Siyempre, safety first. Sabi ko, ganun, kailangan ano. Dahan-dahan ako. Tinawagan ko yung kaibigan ko, si Justin! Naroon ka ba, Justin? Nasa ambulansya ako ngayon, Justin! Si Justin, kaibigan ko, marunong sa mga kotse yan. Sabi ko, bro, anong ibig sabihin nun? Tingnan mo, baka may tulo daw. Sabi ko, anong tulo? Ba't may tulo yung kotse ko? May tulo yung kotse ko. Ayaw may tulo. Hindi, tulo yung preno. Baka may leakage saan. Alam ko, anong tulo. Sabi. So, tinignan ko, bumaba ako sa kotse ko. Tinignan ko yung ano, kung may tumutulo. Wala naman palang tulo. Diyos ko, maayos naman. Walang tumutulo yung brake fluid. Baka daw tumutulo yung brake fluid. Wala naman palang tumutulo. Ayun, no? Tapos, okay na. Sabi niya, baka bro, yung preno. Yun, so, ayan, no? Masisya, nagpanik. Tawag ako ng asawa ko, nagtawag ng ambulansya. Kasalanan niya ito. Kasalanan nito ng asawa ko. Ba't ganyan? Oo, sandali lang, sabihin ko sa inyo. Sandali lang, no? Ito ako. Ay, ano ba? Gusto niyo? Sabihin ko sa inyo, nangyari sa kotse ko. Sandali, ha? Ang tagal-tagal nitong busit na driver nitong ambulansya. Hindi, iniwan na yata. Iniwan ako, driver na ako. Yan yung driver na yun. Sabi niya, jingle lang. Napauuyata, tagal-tagal ng driver nitong ambulansya. Ba't hindi na ako binalikan? Nasaan ka ba, driver? Ambulansya, nasaan ba? Wala yun. Ulit, busit na driver na yun. Dali lang, ha? Last na lang. Medyo... medyo okay na yung aking ano. Hindi niya lang, tinanggal ko ito. Nag-gusto ko na lang yung isa. Yung may nasasaksak sa ilong ko, ayoko yun. Ito ako, ambulansya po. Ang aga-aga, ambulansya agad. Oo, buti nila. Yeah. Buti ko, alam na. Buti lang, hindi pa ako ginamitan ng stretcher. Grabe. Grabe na, sobrang panic. Kasalanan ito ng asawa ko. Sandali lang. Hanapin ko yung driver. Busit na driver na yan. Aray ko. Pag ganyan. May taksya pong driver ito. May ako hina ako. Benikan. Ay, hiningang ambulansya ako.
Okay. Yung emergency ko. Aray ko. Ayan. Dinala ko dito yung kotse ko. Naka-emergency yung kotse ko. Hindi ako. Ayan. Oh, dito ako sa Autodel. Ngayon umaga, pinapalit ko lahat yung brake system. Lahat ng hindi brake system, mga preno ng aking kotse. Ayan. Ayan, no? Pero ano ganit na yun? Ba't ka kinalaglagan niya? Saan ka nagpunta? Gulong. Ba't nawalahan yung gulong ko? Ay, gulong. Pinaayos yung gulong. Ayan. Papalitan po ng bagong preno yan. Lahat yan, papalit ko. Oh, bigyan ng bagong preno yan! Ganyan lang po, no? Alright. Hello po mga kaibigan. Welcome po sa aking YouTube channel, no? Ito, nandito ako sa shop po ng isang kinikilala ko pong kaibigan. Ang pangalan po ng shop nila, Autodel. Ayan, dito lang po sa may Telebastagan po, sa may Panings, ano? Sa harapan. Nasa harapan mismo ng hotel, na napakatagal na hotel na ginawa na hindi nagbubukas hanggang ngayon, no? Ayan, makikita nyo, ayan po yung hotel na yan, ayan. Alright? So yan, no? Dito lang po, pakita natin sa inyo sandali yung sign nito, no? Ayan. So may mga car issues kayo, or anything, or nasiran, or emergency, nandito kayo sa may, ayan, Autodel. Ayan po, Autodel. Ayan. Ay, may bayad ang extra dito, may bayad. Eh, dumadaan, may bayad. Akong binabayaran, di sila yung babayaran ko. Autodel. Ayan po, no? Ayan. Ito yung hotel. Sabi ko, bago ako nag-ambulansya, sabi ko, pwede ba mag-check-in? Sabi na, hindi pwede mag-check-in. Bakit di pwede mag-check-in? Eh, sarado pa. Hindi pa nagbubukas. Tumatawag. Eh, mamaya na. Tumatawag si Mike. Ayan. Mike, sadali lang, mamaya. Tumatawag kayo, nagbablog ako, tumatawag kayo. Ang aga-aga, di ba kayo natutulog, Mike? Binabati ko si Mike. Yan, si Dr. Mike na ako. Kanyang asawa, si Annalisa, si paring Ricky, tsaka si Direct Del Luna. Ayan. Sila po yung mga sponsors ko, or sponsors namin, rather. Kasama si Billy Jack Sanchez, you wanna know why, sa Sabado po. Bukas, mamimigay kami ng relief, mga hindi naman relief food, mamimigay kami ng mas matindi noon, mamimigay kami ng mga shawarma, no? Dito po sa May Angeles City. Sila po yung mga sponsors natin. Ulitin ko, and then babanggitin ko sila ulit bukas. Si Dr. Mike Lianco, ang kanyang asawa, no? Love ako noon, no? Si Annalisa Lianco. Siyempre, walang iba, si paring Ricky, at saka si Director Del Luna. Siya po yung director ng National Liberation Front, National Football League pala, NFL. Ayan. Ayan po. Ayan. Alright. So, hey guys, putay na ako usan. Busy ko, mag-block ko. You get, ba't ko pa king ambulansya niya? Ayan po na. Oh. So, ayan eh. So, nire-restore nila itong, ano, ayan, nire-restore nila itong ambulansya, ano. Nire-restore. Tapos, ito po yung owner ng Autodel. Ayan. Ayan si Buya. Ayan. Ayan. Alright. Anong mensahe mo sa mga ano? Sa mga nagpapagawa ng ambulansya. Huwag yung gagay. Nasaan yung ano, mekaniko natin? Ay, si Boss Mark. Oh, si Boss Mark. Nasaan si Boss Mark? Matiyan natin si Boss Mark. Ayan yung ambulansya. Iiwan ako ng driver. Walang yan driver yun. Iniwan ako ngayon, papa-restore niya pala yung ambulansya niya. Iniwan ako sa ambulansya. Boss Mark! Ay, Mark ba yung pangalan niya? Nasaan siya? Nasa CR yata? Ano po din? Ay! Hindi! Magpakilala ka ulit! Oh, take two tayo. Ay, ito yung akin mekaniko. Saan ka kasi? Kanino ka kasi nagme-mekaniko dati? Sa Classic Speed. Oh, Classic Speed. Car Restoration. Sino kasi yun? Di ba sikat yun? Oh, si Angie King, tsaka si Rio de la Cruz. Oh, shout out daw kay Angie King tsaka si Gian De La Cruz. Ayan. Oh. Oh. Kilala ka pa ng mga yun, siyempre, no? Ayan, oh. Ayos, oh, diba? Oh. Siyempre, yung mga sasakyan natin. Thank you, sir. Thank you very much. Yung mga sasakyan natin, hindi basta-basta pwedeng ikalikot ka ni kanino. Dapat yung talagang maganda, mataas ang reputasyon, no? Mga kumakalikot ng mga sasakyan. Kasi siyempre, sinasakay po natin yung mga pamilya natin tsaka tayo, sarili natin, safety, diba? Diyan po nakasalalay yan. So, kani-kaninong pinapalikot yung mga kotse. Lalo na po ako, halimbawa, yan.
Ako po, no, yung preno. Preno po yung pinag-uusapan. Oh, di ba? So, yan. Si Malu pala, nakalimutan ko sabihin. Yun, di ba sinasabi ko, kasalanan nito ng asawa ko. Ngayon pala, iniwan niya nakataas yung handbrake ng kotse ko. Iniwan niya, kaya lumabas yung warning na yun. Ganon. Oo. Wala naman sira yung pero ng kotse ko, na alagang-alaga ako sa kotse nito. Love na love ko itong kotse nito. Oo. So, pero naisip ko rin, you know what? Sige, total, ibibenta ko naman itong kotse. Kailangan maayos lahat. So, palitan na. Lagyan ng bagong preno yan! Ayan, nilagyan ng bagong preno. Mike, bago ko magpangalan, papakita ko lang to sa'yo, Mike. Tingnan niyo po, Mercedes to, nire-restore nila, oh. Yan, oh. Mercedes, top down, baby! Top down, baby! Yan, top down po ito. Yan, oh, nire-restore nila. Bukas, mukhang bago na ito. Yan, ganun katindi. Yan, oh, nire-restore nila ito, Mike. Yan, yan, oh. Yan. Parang Ricky, ayun na yung salwa mo, oh. Ayan, oh. Yan, yan, restore nila, oh. Ayan, alright. So, ladies and gentlemen, sabi ni Kuya, huwag yun daw akong gayahin. Ayan, oh no, ayan, pinag-uusapan na ako. Huwag yun daw akong gayahin. Ayan, hello. So, guys, yun na, thank you po for watching. Isa na naman ang aga-aga, kalokohan agad ang naisip na. So, thank you guys for watching. Stay safe always. Yan, always check nyo po yung mga sasakyan ninyo. The brakes and everything. Anything that has to do bago po kayo magsimula magmaneho. My name is Robert Cosma. Ladies and gentlemen, viewers, subscribers, followers, if you haven't subscribed yet, please click the subscribe button. It's right there. And then also, don't forget to click the bell button that whenever I go live or whenever I post a new video, you guys will be notified instantly. Hindi po kayo maiiwanan. Ako po ang nag-iisang shawarma boss dito po sa Pilipinas, sa buong mundo. Signing out. Bye-bye, baby. Nakasakay ko ron, tricycle. Napakaganda ng kalsada rito. Makalimutan ko. Wala pala akong dalang pera. Wala akong pambayad dun sa gumawa-gawa ng gulong ng kotse ko ng preno. Wala akong dalang pera na ako. Makakalag na yata yung sidecar nito. Napakagandang kalsada rito sa may ano, tawag ito lugar na ito. Ewan ko ba tawag ito. Ayun! Lagas! May nga nabul yata rin. May nga nabul yata rin yung yagbols ko. May lakwal lang rin. May hakalag na lang. Yung kotse pa kaya.